Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Lihim ng Medalyon. Kinabukasan ay tanghali na ang naging gising ni Magnus. Mga alas 10 na ng umaga noon nang may marinig siya na malakas na pagkatok sa kanyang pintuan. Magnus! Ano ba? Lasing ka na naman siguro kagabi, no? Kaya apuyat! Gising na po ako, Dad. Sige po, bababa na ako. Bilisan mo! May mahalaga tayong pag-uusapan sa baba. Bilisan mo, ha! Matapang na pagkakasabi ng kanyang daddy. Pagkabangon niya, ay bigla siyang napaisip kung papaano siya nakarating sa kanyang silid. E ang huli niyang natatandaan ay iyong pag-iinuman nila sa may kamalig. Tapos pagkatingin niya pa sa kanyang suot, ay nakasando na lang siya. Hindi niya rin maalala na nagpalit siya ng damit. Nagdesisyon na lang siya na mamaya niya na lang iyon iisipin dahil baka magalit na sa kanya ang kanyang daddy kapag natagalan pa siyang bumaba. Kaya dali-dali na siyang nagsuot ng t-shirt at bumaba. Pagkarating sa ibaba, ay dumiretso na siya sa may round table. Naroon ang kanyang mami, daddy, Kuya Rex, Kuya Alex, at Ate Mara. Kasama din ang mga asawa nito. Nagulat siya dahil bakit napakaseryoso ng mukha ng mga iyon. Pagkaupo niya sa lamesa ay ilang saglit lang, naroon na si Maris na may dalang kape at pinainit na tinapay. Sir, kape niyo po. Tinignan niya naman ito sa mata, pero hindi ito tumingin ng diretso sa kanya. Sabay sabi niya na lang, "Salamat," at umalis na ang dalaga. Sige, magsimula ka ng mag-almusal habang nagsasalita ako. Tura pa ng kanyang ama. Alam naman natin na maraming ari-ari ang naiwan sa atin si Mama. Ang gusto ko, tayong lahat ang magdesisyon kung ano ang gagawin natin dito. Alam naman natin na wala tayong ibang maaasahan na magpapatuloy sa pag-aasikaso ng malawak na palayan at palaisdaan. Naisip kong ibenta na lang natin ito lahat. Tapos ang mapagbebentahan ay paghati-hatian nyo na lang, magkakapatid. Masakit para sa akin na ipagbili ito dahil narito ang lahat ng alaala ni Mama, pati na rin ang alaala ng aking kabataan. Pero kung walang ibang mag-aasikaso nito, ay wala na rin talaga akong magagawa kundi ang ibenta ito. Maluha-luha pang pagpapaliwanag ng daddy ni Magnus. Tahimik lang ang lahat. Napalingon naman sa may pinto ng kusina si Magnus at nakita niyang naluluha ding nakatayo doon si Maris. Naisip ni Magnus na kapag ibinenta ang lahat ng ari-arian ng kanyang lola ay kasamang mawawala ng tirahan at hanap buhay ang pamilya ni Maris. Kahit papaano ay parang parte na rin ng pamilya nila ang pamilya ng dalaga. Tuloy-tuloy lang sa pagkain ng almusal si Magnus, sabay higop ng kape. Ano? Ibibenta na lang natin ito? Huling tanong pa ng kanyang ama bago bitawan ang pinal na desisyon. Tumango na ang lahat bilang pagsang-ayon na ibenta ang lahat ng ari-arian ni Lola Corazon. Pagkatapos lumagok ng kape, ay biglang nagsalita si Magnus. Hindi! Hindi natin ito ibebenta. Ako ang magpapatuloy ng lahat na meron dito. Nagtingin na naman ang lahat sa kanya at nagulat sa kanyang sinabi. Seryoso ka dyan? Malakas na tono na pagkakasambit ng mga nakakatanda niyang kapatid. Oo, seryoso ako. Magbabantay lang naman, di ba? At mag-aasikaso.
Hindi naman yata ako mismo ang kailangan magtanim ng palay at magpakain ng mga isda, di ba? Tumango naman ang kanyang ama na si Mang Hector. Eh yun naman pala eh. Eh di kayang-kaya ko na yan. Eh paano ang trabaho mo sa bangko? Tanong pa ng kanyang ama. Ayoko naman talaga ng trabaho ko. Walang thrill. Paulit-ulit ang trabaho. Kailangan mong makisama sa iisang tao para maging maayos ang performance review. Sasama ako sa pag-uwi nyo ng Maynila para makapag-file ako ng formal resignation. Tapos babalik na ako agad dito. Huling tanong! Malakas na pagkakasabi ng kanyang ama. Dito na nakita ng lahat sa unang pagkakataon na naging seryoso sa desisyon niya si Magnus. Yes, Dad. Sigurado na ako. Okay, dahil sigurado ka na pala, edi sige. Magmula ngayon, ikaw na ang tagapangalaga ng hasyenda ng lola mo. Nagsitayuan na rin ang lahat sa lamesa at nagtungo na sa kani-kanilang mga silid. Yung iba naman ay lumabas upang libutin ang compound at magpahangin. Naiwan naman sa lamesa si Magnus. Pagkalingon niya sa likuran ay nakita niya si Maris at pabulong itong nagsalita. Salamat. Kasabay ng pagyuko nito. Tumango lang din naman siya. Pagkatapos kumain ay tumungo na siya sa may likuran upang kumustahin ang mga kulukoy niyang tropa kasama si Mang Ambo. Pagkapasok niya sa may kamalig ay nakapalibot ang tatlo sa isang supot na may lamang pandesal at may pritong itlog at hotdog na nakalagay sa plato habang hawak-hawak ang kanya-kanyang tasa ng kape. Uy, Mags! Tara, kain! Sir, kain po! Sige, sige! Katatapos ko lang din. Ano, Mags? 3 points ba? Ha? Anong pinagsasabi mo? Sus, maang-maangan ka pa. Ano nga yun? Medyo painis pa na pagtatanong ni Magnus. Bakit? Hindi mo ba naaalala kung sino ang nag-akyat sa'yo sa kwarto mo? Hindi. Sino nga ba? Sino pa nga ba? E di si Miss Nars. Nakangiting sagot pa ni Pandoy. Baliw tong mga to. Pinagtitripan nyo na naman ako, no? Sino namang may sabi sa inyo niyan? Si Mang Ambo. Sagot pa ng dalawa. Nakangiti naman ang matandang driver na si Mang Ambo. Uy, Mang Ambo! Anong pinagsasabi ng mga kulukoy na ito? Nakangiti rin na nagsalita si Mang Ambo. Ganito kasi yan, Sir Mags. Matapos tayo mag-inuman, sabi ko doon kayo humiga sa papag at magtatabi-tabi na lang kami doon sa kabilang papag. At nahiga na nga kami sa kabila ng pahalang. At inilagay ko na lang ang mga upuan sa tabi para may mapagpatungan kami ng paa. At dire-diretso pa rin ang pwesto sa pagtulog. Pero inantok na kami, kaya hindi na rin kami nakalipat. Pero ikaw, ayaw mo eh. Ayaw mo lumipat doon sa papag. Sabi mo doon ka talagang matutulog sa kwarto mo. Magpapahinga ka lang saglit. Kaya hindi ka na namin pinilit. Tapos, nakatulog na kami. Hanggang sa naalimpungatan na lang ako kasi may naglalakad sa loob. Pagtingin ko, si Miss Maris pala. Tapos nakita kitang naroon nakahiga sa pinagtabing upuan. Ayun, binuhat ka ni Miss Maris papalabas. Sa kanya sinara ang pintuan. Talaga? Binuhat niya ako? Nakangangang sagot pa ni Magnus. Eh bakit wala akong maalala? Ay yun naman eh. Panunukso pa ni Tombi. Iskor na sana, naging bato pa. Muli namang sumagot si Pandoy. Imalay naman natin, baka may iskor talaga, hindi niya lang maalala kasi nga lasing. Ah, oo nga no, pwede, pwede. Wala ah! Mga baliw talaga ito! Nagkatawanan na lang ang lahat. Habang nagkakatuwaan ang apat,
ay napadaan sa harapan ng kamalig ang dalaga. "Hi, Miss Maris!" Bati pa ni Tombi. "Hi din sa inyo!" "Hi, Sir Magnus!" "Thank you po uli, ha!" Tumango lang din naman ang binata. Pagkalayo ng dalaga, ay nagsitawanan naman ang mga mukong. "Sabi na eh! May iskor! Nagpasalamat pa nga!" "Mga si Raulo, hindi tungkol doon ang pinagpapasalamat niya?" "E ano pala?" Doon na ikinuwento ni Magnus ang mga kaganapan sa tatlo at ang naging desisyon niya tungkol sa pagpapalakad ng hasyenda ng kanyang lola. "So paano yan? Dito ka natitira?" Tanong pa ni Tombi. "Anong ka? Tayo? Sasamahan niyo ako dito? Apat tayo nila Mang Ambo." Sumagot naman si Mang Ambo. "Uy! Okay sa akin yan! Mas masaya kung nandito tayo, Boss Mags." "E paano kami?" Sumagot naman si Magnus. "Sasahuran ko kayo siyempre at bibigyan ko kayo ng trabaho dito sa asyenda." "Ah!" Natahimik ang lahat at inisip ang mga susunod na mangyayari. Kinahapunan ay nagtungo si Magnus sa bahay nila Mang Rudy na naroon lang din naman sa may likurang bahagi ng compound. "Tao po! Tao po!" Tawag pa nito sa may pintuan. "Uy, Sir Mags! Kayo po pala!" Tugon pa ni Mang Rudy nang makasilip ito sa bintana. "Anak! Ikuha mo ng balisungsong si Sir Magnus mo!" "Ha? Ano po yung balisungsong?" "Espesyal na kakanin yun dito sa amin. Tsaka ipagtimpla mo na rin pala siya ng kape. Dahil masarap iyon ipare sa kaping mainit." Dali-dali nang nagtungo sa kusina si Maris upang ipaghanda ng merienda ang panauhin. "Ah, Sir Magnus, maraming salamat po pala ha. Dahil sa desisyon nyo na kayo na ang mamamahala sa hasyenda ng inyong lola kaysa maibenta ito." "Ah, alam nyo na rin po pala." "Opo, Sir." "Ayoko rin kasing mawala ang alaala ni Lola eh. At ang alaala ng pinagmula ng aming angkan." "Sir, ano nga po pala ang sadya ng inyong pagpunta dito?" Lumingon-lingon muna si Magnus sa paligid bago nagsimulang magsalita. "Mang Rudy, alam kong matagal na kayong naninilibihan kay Lola Corazon at marami din kayong alam sa kasaysayan ng pamilyang ito. Marami akong naging panaginip simula nung mamatay si Lola at wala akong maintindihan. May mga babaeng hinalay sa loob ng silid ko sa itaas at may matandang binaril. Tapos may itinuturong parang insignia. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin noon. Tapos, iyon pang pag-atake ng mga aswang noong unang gabi ko dito. At may nabanggit din si Mari sa akin tungkol sa mga alta ng lugar nyo. Masama ang tingin ng mga yun sa akin at itinuro pa ako." Napanganga naman ang matanda na parang nagulat sa mga sinabi niya. "Sir, pwede ko bang makita ang palad nyo?" Iniabot niya naman ang kanang kamay. "Sir Magnus, dati na po ba ito dito?" Napatingin si Magnus sa kanyang palad. "Hala, ngayon ko lang ito napansin ah. Wala naman ito dati." "Tapos iyong kaliwa, sir, tingnan ko na rin." Pinatignan niya naman iyon sa matanda. "Ito rin, sir. Itong guhit na parang alon-alon. Bago lang din ba ito?" "Oo, ngayon ko lang din niya nakita eh." "Ibig po sabihin, kayo ang itinakda." "Ha? Anong pinagsasabi mo, Mang Rudy?" "Mahabang kwento, Sir Magnus. Ang maipapayo ko muna sa iyo, kausapin mo ang iyong ama. Tanungin mo siya kung meron bang naibilin ang iyong lola sa kanya na may kinalaman sa hindi pangkaraniwang mga bagay." Dahil sa parang ayaw talaga magsalita pa ng matanda,
Kaya hindi na lang iyon pinilit ni Magnus. Sa mga pagkakataong iyon ay walang malinaw na naintindihan si Magnus. Dahil imbis na masagot ang mga tanong niya, ay tila nadagdagan pa yata. Muli namang nagsalita si Mang Rudy. Huwag kayong mag-alala, sir. Kapag hindi kayo nalinawan sa mga isasagot ni Hector, ay bumalik kayo sa akin. At susubukan kong ipaliwanag ang lahat. Pero uunahan ko na kayo ha. Isang mahabang kwento ang kasaysayan ng pamilya nyo. Kaya iminumungkahi ko sa iyo na sa pagbalik mo lang dito galing Maynila natin pag-usapan. Okay lang po ba iyon? Tumango naman si Magnus bilang pagsang-ayon. Lumapit naman si Maris na may dalang isang tasang kape at isang platito na may lamang tatlong pirasong balisongsong. Kain ka na po muna, sir. Tikman nyo, masarap yan. Ako gumawa niyan. Ah, talaga? Sige nga, nang matikman. Dumampot si Magnus ng isa sa mga pangmeryendang iyon at nagsimula ng kumain. Wow! Ang sarap naman ito! Ang lambot! Tapos bagay na bagay yung kinayod na malambot na nyog na nasa loob. Wow! Sarap talaga! First time kong makakain ito! Habang nag-i-enjoy na kumain si Magnus, ay nagsalita si Mang Rudy. Sir Magnus, maiwan muna pala kita ha. Aasikasuhin ko lang iyong mga prutas na dadalhin nyo pabalik ng Maynila. Ah, sige po. Maghahanda na rin ako maya-maya. At umalis na nga si Mang Rudy habang naiwang nagmemeryenda si Magnus kasama si Maris. Ah, Maris, totoo ba yung narinig ko na nakapagtapos ka na ng nursing? Ah, opo sir. E nakapag-take ka na ng board? Opo, pasado na rin po. Ano ka ba? Huwag ka na nga magpo sa akin. Hindi naman magkalayo ang edad natin eh. Tsaka huwag ka na mag sir. Mags o kuya mags na lang. Kung saan ka komportable? Ah, sige po. Ay sus po na naman. Hehehe, sorry na. Kasanay lang talaga ako. Eh bakit hindi ka pa nagtrabaho bilang nurse? Siguradong gaganda ang buhay mo kapag nakapagtrabaho ka na bilang isang nurse. Sumagot naman ang dalaga. Saka na po siguro, sir. Ayokong iwan dito sa probinsya sila mama at papa. Gusto ko pang sulitin ang panahon na nakakasama ko sila. Wow, nice naman. Napaka mapagmahal mo naman palang anak. Eh si kuya mo, anong natapos niya? Hindi niya po tinapos ang kanyang pag-aaral. Pagpupulis po ang gusto niya. Pero ewan namin, bigla na lang siyang nawala ng gana mag-aral. Kaya ayun, tumutulong na lang kila Papa sa pag-aasikaso ng asyenda niyo. Masaya naman po siya eh sa ginagawa niya. Kaya okay na rin sa amin. Sayang naman pala. Eh ikaw sir, ano pong trabaho niyo sa Maynila? Ah, sa bangko ako nagtatrabaho. Kaso nawala na rin ako ng gana. Boring kasi eh. Palagi na lang nasa loob ng opisina. At hindi ko rin naman nararamdaman na para doon talaga ako sa trabahong iyon. Kaya ito, ginusto ko na lang na ako na ang mag-asikaso nitong naiwan ni Lola. Tsaka parang napamahal na rin ako bigla sa lugar na ito eh. Bakit naman sir? Ngumiti naman ng bahagya si Magnus at tumitig sa mga mata ni Maris. Masarap kasi itong balisongsong at ang ganda pa ng nagluto. Ikaw talaga, sir. Masyado kang mapagbiro. Ikaw din, baka maniwala ako. Ano ka ba? Ayos lang. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala. Masyado na yata ako natagalan dito sa bahay niyo. Baka naistorbo na kita sa mga gagawin mo. Sige, aalis na ako. Pahingi pa pala ako ng isa nitong balisongsong ha. Last na. Sarap kasi talaga eh. Okay lang po sir. Sabay dumampot na nga ng isa pang balisongsong si Magnus at naglakad na papalayo.
habang matamis naman ang ngiti ng dalaga na tinititigan siyang naglalakad papalayo. Noong sumunod na araw ay umuwi na ng Maynila ang buong angkan nila Magnus. Gaya noong papunta sila ay si Mang Ambo pa rin ang nagdadrive habang bantay naman sa mga gilid ang mga kaibigan niyang si Pandoy at Tombi. Pagkarating sa Maynila ay balik na ang lahat sa normal na buhay. Si Magnus naman ay muling pumasok sa bangkong kanyang pinagtatrabahuan at nag-file na ng formal resignation. Makalipas ang isang linggo ay hindi na siya pumasok. Isang hapon ay pinuntahan niya ang mga tropa niya sa tambayan ng mga ito. Uy! Kumusta mga kulukoy kong tropa? Ano? Handa na ba kayo? Napakamot naman ng ulo ang dalawa. Mags, sigurado ka na ba talaga na doon na tayo maninirahan sa Bohol? Mas masaya dito, boy. Lahat ng kasiyahan nandito. Tapos mamumundok tayo doon? Sumagot naman si Magnus. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa ganitong buhay? Iinom, mambababae, malalasing, tapos kinabukasan masakit ang ulo. Sa susunod na araw, ganun ulit. Subukan naman nating maiba ang rutinang buhay natin. Diskubrihin natin kung anong meron sa probinsya. Masariwa ang mga bebot doon. Ayaw niyo bang masubukan ang isang dalagang probinsyana? Balita ko, totoo at malalim magmahal ang mga babaeng probinsyana. Tiyak, malulunod kayo sa pagmamahal. Napapalatak na lang talaga ang dalawa. Mags naman eh, para kasi ang hirap niyang gusto mo eh. Basta, pagdating ng isang taon dun ha, tapos hindi na kami masaya, ibalik mo kami dito. Oo, sigurado yun. Basta pag umabot ng isang taon at ayaw niyo na doon, ibabalik ko kayo dito. Sagot pa ni Magnus. Siya nga pala, Mags. Sinong tarantado ang nagpark ng magandang Pajero dyan sa harapan ng bahay namin? Tara, paalisin natin. Naglakad na papalabas ang dalawa habang nasa likuran naman nila si Magnus. Nakita nila ang kapitbahay nila na si Aling Didang na nagwawalis sa tapat din ng bahay. Aling Didang, nakita mo ba kung nasaan ang mayabang na may-ari ng Pajerong ito? Dito pa talaga pinarada sa tapat ng bahay namin? Babasagi namin ang salamin ito eh! Matapang na sigaw pa ni Tombi. Uy tol, in fairness ha, mukhang bagong-bago ang sasakyan na ito. Nakaset up pa lahat, pati gulong malalaki. At pang off-road talaga. Pag tayo nakasakay dito, lalo tayong pupogi. Tura pa ni Pandoy. Tila may sinisilip naman ang matanda sa likuran nila. Aling Didang, ano ba? Nakita mo ba yung may-ari ng sasakyan na ito? May itinuturo ang matanda sa likuran nila. Aling Didang, sino yung tinuturo mo? Itatlo lang naman kami dito. Siya! Yang nasa likuran nyo! Si Sir! Oh, ano? Siya si Mags, kaibigan namin. Siya ang nakita kong bumaba mula sa sasakyang iyan. Napalingon naman ang dalawang kulukoy kay Magnus na nakangiti lang sa may likuran. Tapos nagsalita si Magnus. Sino na nga yung nagsabi na babasagin ang salamin ng sasakyan ko at papasabugin ko ang bungo? Bigla namang napatawa ang dalawa. Ikaw? Sa'yo yung Pajerong yan? Seryoso ka? Yup. Nakangiting sagot pa ni Magnus. Ang angas, tol! Paano ka nagkaroon yan? Sumagot naman ang binata. E di binili ko. Ibinili ko ng sasakyan na yan yung nakuha kong separation pay sa bangko. Dinagdagan ko na lang galing sa savings ko. Para hindi na tayo manghiram ng kotse kay daddy na pupugak-pugak.
baka hindi tayo makarating ng Bohol noon eh. Tara, stroll muna tayo, Mags. Tugon pa ni Pandoy. Oops, wala nang stroll-stroll. Dahil aalis na tayo mamayang gabi. Mag-impake na kayo at magpahinga. Palit-palitan tayo magmaneho niyan. Huwag niyo akong gawing driver, ha? Yun! Ang pogi ko talaga dyan, tol, pag ako ang nakaupo dyan sa driver seat. Mas pogi ako sa'yo, tol, pag ako ang dyan kasi mas malaki ang katawan ko sa'yo. Payabangan pa ng dalawa. Ay, bahala na nga kayo. Uuwi na ako. Mamayang alas 6, ha? Dadaanan ko kayo. Sige, Mags. Mamaya na lang. Umalis na nga si Magnus at diretsong umuwi sa bahay. Pagkarating niya ng bahay, ay nakita niyang naghuhugas ng sasakyan ang kanyang ama. Uy, nandiyan ka na pala, anak. Kailan balik mo ng Bohol? Mamayang gabi, dad. Ah, mamayang gabi na pala agad? Tawagan mo kami dito agad, ha, kapag nagka-problema ka doon. Ingatan mo itong kotse ko. Alam mo namang mahal na mahal ko yan. Sasakyan ko pa yan simula nung mag-asawa kami ni mami mo. Dad, hindi ko gagamitin yan. Ha? E anong sasakyan nyo? Huwag mo sabihin magta-tracking lang kayo. Nope, dad. Yang nasa tapat ng gate po ang gagamitin ko pauwi ng Bohol. Dali-dali namang sumilip sa labas ng gate ang kanyang ama. Pajero? Off-road ang setup? Kanino yan? Akin, dad. Nice, son! I'm so proud of you. At least may naipundar ka na sa sarili mong pagsisikap. Sige, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Sino ba mga kasama mo pag-uwi? Sina Tombi at Pandoy, dad, pati na rin si Mang Ambo. Ah, mabuti. At kasama mo pala si Ambo. Kahit papaano, may kapalitan ka sa pagdadrive. Upo, dad. Ah, dad, pwede ba tayo mag-usap saglit? Oo naman. Ano yun, anak? Dad, alam nyo ba ang kasaysayan ng ninuno natin doon sa Bohol? Tsaka kung may ideya kayo sa mga guhit na ito. Tinignan ni Mang Hector ang mga guhit na ipinakita sa kanya ni Magnus sa kamay. Ang alam ko lang ay galing sa pamilyang mayaman ang magulang ng lolo mo. Tapos, sa abroad nag-aral ang lolo mo hanggang sa dumating ang panahon ng hapon. Noong natapos ng digmaan, ay saka pa lang siya nakabalik ng Pilipinas. Noon niya pa lang nalaman na pinatay ng mga hapon ang mga magulang niya at ang dalawa niyang kapatid na babae. Kaya siya na lang ang natirang buhay sa pamilya nila. Kaya siya na rin ang nagpatuloy sa pagpapatakbo ng lupang sakahan. Nakabangon din naman ang kanilang kabuhayan kahit malaki ang nawala sa kanila dulot noong digmaan. Tapos, nagkasakit ang lolo mo. Binarang daw ng pamilyang mangkukulam sa lugar na yun. Tapos dinala siya ng isa sa kanyang pinagkakatiwala ang katulong sa isang bundok kung saan daw nakatira ang mga matataas na uri ng babaylan. Ayon pa sa gumamot daw sa kanya, ay talagang disidido ang tumira sa kanya na patayin siya. Mabuti na lang at naagapan siyang dalhin sa kanila. Doon na rin siya nanatili ng ilang linggo hanggang sa gumaling siya sa pangangalaga ng mga babaylan na nakatira sa bundok na iyon. At doon niya na rin nakilala ang anak noong gumamot sa kanya. Nagkagustuhan sila at nag-asawa at siya nga si Lola Corazon mo. Tapos ayun, namuhay sila sa mansyon. Hindi ko na alam kung ano pang dinanas nila. Kasi nga, pinadala ako sa kamag-anak ni Lola mo dito sa Maynila. Dito na ako nag-elementary hanggang nakapagtapos ng kolehiyo. Yun lang ang alam ko eh. Bakit? Ano pa ba ang gusto mong malaman? Wala na, dad. Dad, gusto ko lang malaman kung may iba pa ba tayong kamag-anak doon. Siguro. Pero wala na akong ibang nakilala eh. Maliban kila Tio Rocky at Auntie Rosie mo. Sagot pa ni Mang Hector. Iyang nasa kamay mo naman, ipa-check up mo na yan sa derma.
Baka allergy lang ang cause niyan, kaya nagkaguhit-guhit. Ah, sige dad, akyat na ako. Maghahanda na ako ng mga dadalhin ko pauwi ng Bohol. Sumagot naman ang kanyang ama. Huwag mong kalimutan magdala ng sapat na armas, ha? Alam mo naman ang mga aswang doon, pati na rin ang pamilyang maingit sa atin. Yes, dad, don't worry. Alam ko na yun. Anak, siya nga pala. May iniwan akong armas sa ilalim ng kama na tinutulugan namin ni mami mo. Gamitin niyo iyon pag kinakailangan. Okay po, dad. Sabay tumalikod na siya at umakyat sa kanyang silid upang maghanda ng mga dadalhing damit. Matapos makapag-impake, ay natulog na muna siya. Habang natutulog siya, ay nagkaroon na naman siya ng isang panaginip. Nakikita niya ang lola niya na nakangiti. Lola, ikaw ba yan? Hindi lang iyon sumasagot. Tapos may tinuturo sa kabinet. Sa kanyang panaginip ay naroon siya sa kwartong kanyang tinutuluyan sa Bohol. Iyong mismong nakaukit na insignya ang itinuturo ng kanyang lola. Lola, anong meron dyan? Lagi niyong tinuturo iyan, kahit yung matanda na nakita ko. Tumango lang ito at bigla na lang naglaho. At saka nagising na rin siya. Nang napatingin siya sa relo, ay tamang-tama lang ang oras ng kanyang gising. 5:00 na. Maliligo lang siya tapos aalis na. Matapos maihanda ang sarili at lahat ng dadalhin, ay nagpaalam na siya sa kanyang mami at daddy. Anak, mag-iingat ka dun ha. Huwag kayong gala ng gala sa gabi. Marami pa namang nag-aabang sa inyo sa labas. Lalo na ngayon na ikaw na ang tagapamahala ng asyenda ng lola mo. Sabi pa ng kanyang ina. Basta kapag may problema, tumawag ka kaagad ha. Bilin din ng kanyang ama. Humalik na siya sa pisngi ng mga ito at sinabing, sige po, mami, daddy, alis na po ako. Okay, ingat ka sa pagmamaneho anak ha. Magnus, huwag kayong tutulog-tulog sa biyahe ha. Magpalit-palitan kayo sa pagmamaneho. Samahan niyo rin si Ambo habang nagmamaneho para hindi rin makatulog. Yes, dad. Huling habilin sa kanya ng ama bago pa siya tumalikod. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na kabanata na tuklasin ang lihim ng medalyon.